Lord. Good morning. On the way po kami ngayon sa Pasong Kawayan. Pupuntahan po namin ang isang batang may case din ng cerebral palsy para maabutan namin ang iyong pagmamahal, O God. Samahan mo po kami, Lord. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. See you later, guys. Good morning. Nandito yung mga kabiteñang Samaritana. Dito na lang po kayo. Dadalawin namin si Aldrich. Hi, Aldrich! Hi, Aldrich! Upo ako! Ay, dito ako. Ay, sinuupo na si Tita. Christy, dito ka. Ito ba? Si Christy. O, dyan, ti Ano. Okay ba? Kumusta, babe? Dito yung mga tita. Si Tita Joy. Si Tita Susan. Si Tita Annie. Si Tita Christy. At saka si Tita Leslie. Kumusta? Hello, Mimi. Mimi siya ko. Ah, kapatid mo siya, be. Kuya mo siya. Anong pangalan mo? Shanshan. Huwag ka na manood ka na doon. Bahay niyo talaga ito. Asawa mo na. Yung sample mo? Yung sample mo? Mama. Mama, yung sample mo. Ako. So, ito si Aldrich. Ilang taon na siya niyan? Ano po? 9 years old po. 9? Opo. Ano yung sample? 9 years old. So, kailan mo siya niyan na, ano, nalaman na... Na ang assessment talaga niya ay cerebral. Opo, kasi po nung pinanganak ko po siya, normal naman po siya sa loob ng cerebro. Kaya lang po, nung ipinanganak ko po siya, sumik po siya. Paano na number yung sample? Kunin mo. Tapos, ano po, naiwan po yung dito niya sa may mukha. Kaya po, sabi nung doktor, nag-loss oxygen daw po siya sa kinapos ng hapo. Ang ano po, findings po sa kanya ng doktor noon, sepsis, saka yung yung pabalitaran ng lagnat, di ba po ang lagnat mataas, sa kanya naman bumababa yung temperature niya. Tapos po mama, nung, paano ba ito ano na number? Nung mga 9 months ata po siya, o isang taon na. Sabi po nung may kakilala po kasi kami yung pedya doon sa Bicol. Nasa Bicol po kasi yan yung pinanganak. Ah, sa Bicol siya pinanganak. Opo. Sabi nung pedya, nakakilala namin, CP na to kasi iba daw po yung ano ng paa niya, naka-tip toe. Mano ito? Pero nung lumabas na niya, parang normal. So, normal po. Opo, normal. Tapos, kailan mo napansin na lumilipid siya? Ano po? Yeah. Kasi di ko po sa normal na bata, yung after 3 months o 6 months, marunong siyang dumapa. Yung, pero siya hindi po talaga. Kasi nag-ano po siya na paglabas niya, 3 minutes bago siya nakahinga. Kasi naikit po yung ano yung ulo niya. Ito kasi nakadapa siya ng ganun. Kaya ito yung may parang ano po siya dito yan. Yung parang headband na naikit. Opo, yun po. Ay, parang may opo, siya malalim. Oo, yan po yung naiwan. Pag i-rim mo dito, hindi na ka na lumabas. Opo, ito ang, ano, ito ang natira sa kanya, kaya nag-loss oxygen. Ah. Meron nga siya malalim. Opo. Dito, oh. Mas okay na po yun ngayon kasi nung dating... Parang may uka. Opo. Mas malalim pa po yun. Diba ang forma ng ulo? Parang may kanal sa pag-iri pala. Saka may ano din po siya, parang microcephaly. Micro. Micro. Maliit ang ulo niya. Hindi po talaga lumalaki ang ulo. Ah, micro. Kanyang maliit. Pag hydro yung malaki. Malaki pa. Nakakasalita siya. Ganyan lang po siya. Pag gutom, naiiyak siya. Tapos nagsusubo ng kamay. Tapos pag kakain, ganun din po. Ganyan, ano lang inaano mo sa kanya?
ano po, may gatas. Pag isa po, bulgaw, oatmeal, tapos basta pang ulam niya laging may sabaw o kaya may sauce. Para, normal naman po ang pata niya. Pero pag ano po, yung bawa, may karne, kailangan po i-blender kasi hindi niya naman po mangunguyan. Kailangan pala po i-blender. 9 years old ako. Kagaya niya na nung ginagawa niya, umiiyak siya. Opo, pag ganyan po, gusto niya magpabot or gusto niya dumede. Pagdede, ginagbote. Opo, kapadede. Kaya po talaga, kailangan talaga pagdede, kahawakan. Kasi hindi po siya marunong. Hindi rin po siya yung mata niya. Parang yung iba po sa iba nakakakita. Parang mas galing. Para maintindihan po. Para po, yung sa mata niya po kasi sabi niya, hindi nakakakita. Pero po, ang kinacheck up po kasi namin, wala naman daw siyang katarata. Kailangan ko palagang malabo ang mata niya. Pero po nakakarinig na. Pero kilala niya kayo din. Opo. So, ilan silang magkakapatid? Tatlo. Tatlo. Puro lalaki. Opo, puro lalaki. Siya panganay? Opo. Wala ka naman ni naalala no habang buntis ka. Wala naman. Kasi ang sabi ng doktor, hindi naman daw po sa pagbubuntis. Normal po siya. Karamihan po kasi yung iba po yung nanganganak sa kalsada. Ganyan po sa kanya, loss of oxygen. Kaya po nagka-diferensya. Na-ICU po yun naman. Yung inanganak ko. Na-ICU talaga siya. Kasi nag-i-stop-stop yung paghinga niya. Pinanganak ko po siya tanghali, tapos paglabas niya, 3 minutes bago siya umiyak, pasumiya. Pag mga bandang alas 5 ng madaling araw, napapansin ko para sabi ko sa mama, ma, kaya din humihinga. Tapos yuyug-yugin ko siya ng gano'n. Nang humihinga na ulit, tinawag ko na yung nurse, sabi ng nurse, magtawag na kayo ng ambulansya, tapos dalhin mo na to sa ospital. Yan ako, tapos ICU na talaga. Tapos madalas po siyang kinukumpulsyon doon. Tapos inanuhan kami ng doktor na tatanggalan daw yung tubig sa likod. Pumunta ako na ng wheelchair ko, pero hindi naman nila tinulong. Kasi nag-okay na po. Wala naman siya, hindi naman nakakumbo. Hindi naman po. Kaya nga po meron siyang body brace. Kasi po di ba pag ang sa edad niya tumatanda, yung buto niya, pag lagi po kasi nakakorn ng ganun, kalalakihan niya po yun. Yun ang magiging permanent na po. Kaya kailangan may body brace talaga siya. Itong ano po, car seat po siya. Car seat po. Meron din po siyang wheelchair na yun po sa loob. Kaya lang po pag dito lang po sa loob ng bahay, ito lang po ang upuan. Pero pag lalabas po kami, yung wheelchair na yun. Ito po, bigay lang din po ito ng meron siya ning, ito ang tawag mong body brace. Opo. Tapos meron din po siya sa paa, meron din po dito sa braso, at meron din po sa paa. Kasi po parang hindi siya, dati po kasi tiptoe talaga siya as in naka-tingkayod siya. Opo. Tapos nilalagyan po po siya ng brace din sa paa para hindi. Ngayon po medyo okay siya kasi hindi siya katulad ng dati. Oo nga. Kung ano yung forma na nakakasanayan niya, yun po. Opo. Kaya meron siyang body brace. Buti ning di ba siya nag-undergo ng therapy? Nag-therapy po siya mga hanggang 2 years old po yata. Kasi nung nagbuntis po ako kasi sa pangalawa, natigil po yung therapy din. Sabi ng doktor, pag nag 5 years old na po siya na ganun pa din, miracle na lang daw po kung makakalakad o magiging. Pero yun na lang po ang inasahan ko. Kaya, kasi po hindi ko na po maasikaso at dalawang abo na nagkasunod ako na nabuntis. Hanggang po ngayon hindi na ang hirap. Tapos dahil po. So, ano kaya? Batidehin mo habang sige lang po, okay lang naman. Okay lang sa kanya. Okay lang po. Isa na naiinit din siya. Ganyan po, pag ibig sabihin po niyan, gusto niya nang kumain or dumayo. Kasi hindi po sirap nakita niya naman. Pag gusto niyang kumain, hindi ba po nagsasalita siya ngayon po. Siya po kasi hindi. Talagang titignan mo na lang kung ano po yung reaction ng kamay niya pagkakain. Pwede mo siya nang pakainan dapat mag-lubilis. Pwede sure mo lang. Ah, sige po. May dala kaming bed sa mga bata. Tapos kasi nahirapan yung siguro siya niyo. Mm-hmm. Naintindihan mo naman yung asawa mo, kung ano purpose. Mm-hmm. Pero syempre, paano saan iiwan yung mga bata? Ano po, kung nung dati po na nagtrabaho ako, dalawa pa lang po sila, iniwan ko talaga sila sa Bicol. Kaya lang ngayon nagre-reklamo na din yung nanay kasi sabi niya rin. Kahit sabi ko dito na lang, di ba po nag-pandemic, hindi naman po basta-basta. Ibig sabihin na
naiwan siya sa pag-aalaga ng lola niya noon sa Bicol. Opo, mga ano lang naman po yung 3, ay mga 6 months po ata. Kasi umuwi na po eh. Ay, sabi ma'am. Nadala sa iyo ang mga kapitenyang Samaritana. Binilhan ka namin ng gatas. Ito. Yeah. Balitan ka namin dito, Bea. Kung napaka-daga po sana kayo nakita niyo kung paano panindigan kasi nangirap. May ano po siya, dalawa po ang car set niya. Yung isa po kasi napahihiga siya. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you po.